Hello, Cancers! Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin ang message ng person mo. Kung kailan mo napanood ito, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga Cancers? Ayan na ang message niya. Ito yun guys, oh. Hindi ko sinasadya. Ano kaya yung hindi niya sinasadya? Dalawa lang naiisip ko eh. Hindi sinasadya na magkamali or ma-in love. Ayan, nakataog pa yung card niya. Parang secret ah. Ito talaga. Kahit masungit ka sa akin, mahal kita. Hindi mo ba type kaya nagsusungit ka? Or storbo tong person mo sa'yo kaya sinusungitan mo? Ayan, nahulog. Ah, kaya pala, manliligaw. Hindi pa naman pala kayo. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit ang tarot cards. Guys, pasensya ha kung hindi lahat ng energy nyo ay makukuha ko. Sana po maintindihan nyo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang reading natin, munti ko na naman makalimutan. Ang reading natin ay patungkol sa kung ano yung dapat mong i-improve. Dapat mong i-focus, at saka dapat mong paghandaan. At sa huli, kukuha po ako ng isang bottom of the deck. Additional advice na lang yun para po sa inyo. Angels and guides, please guide us. Ano ang dapat i-improve ng mga Cancers? Ito yung mga cards mo. Ang Three of Swords in reverse, the Hierophant in reverse, at Wheel of Fortune in reverse. Ipinapakita ng mga cards mo na marami kang trials na pinagdaraanan, lalo na pagpatungkol sa sarili. Ang dapat mong i-improve ay kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon na trials ay dapat mong tandaan. Kasi may posibilidad na maulit-ulit ito sa present or future. Huwag mong pangunahan ng emosyon, mag-isip muna. Ipinapakita ng mga cards na to na merong alitan or pag-aaway sa family at friends na kailangan maayos. Siyempre, kailangan mo rin tanggapin na meron ka rin participation, may responsibilidad ka rin para mag-apologize. Kasi guys, kapag yung pagtatalo mas lalong tumindi, mahihirapan ka ng makontrol. Dapat mo ring i-improve yung galing mo sa pakikipag-communicate para naaayos ang problema. Sa mga single, ipinapakita na nag-heal ka na pagkatapos ng breakup or separation. Ang advice ng mga cards kahit hindi ganun kadali ay dapat i-let go na yung pain para mapabuti lalo ang buhay mo. Ang ilang single naman gusto magkaroon ng relationship pero hindi open para sa pagpapakasal. Ang mga nasa relationship, yung bang hindi kayo pareho ng goal ng person mo. Kung ikaw gusto mo magpakasal kayo sa simbahan, pero yung person mo, yung live-in lang okay na. Yung mga ganong conflict. Tsaka itong tatlong card na ito ang nagsasabi na kailangan ng communication at yung pakikipag-ayos. Matutong magtanong kung bakit ganun yung nararamdaman ng person mo or naiisip niya para magkakaroon ng clarity sa situation yung dalawa. At sa ilang single, tingin mo parang hindi ka swerte sa love life. Pero hindi naman sa ganun, single ka man or nasa relationship, kailangan matuto ka sa mga nangyaring pagkakamali sa past. At yung karmic lesson na yun, i-apply mo sa future para hindi na maulit. Yun lang kasi yung paraan para mabago yung kapalaran mo.
Ang ilan sa inyo naging stressful ang work, pero ipinapakita rin na yung bang mareresolve ang issue kasi yung person na nagkukos nito ay umalis na ng kumpanya nyo. At dahil na rin sa economic crisis, nagkakaroon ng problema ang iba't ibang kumpanya. Kaya kailangan ma-improve mo yung pagiging creative mo. Kailangan magplano ka kung paano kikita o makontrol ang financial. Sa health, may mga bagay na hindi ka talaga makokontrol. Ang kaya mo lang makontrol ay kung ano yung makaka-apekto sa'yo. Kaya kahit may hard times, maging positibo at huwag magpa-stress. Ito yung mga cards na dapat mong i-focus. Ang Knight of Wands in reverse, Two of Cups in reverse, at Nine of Cups in reverse. Itong mga cards na to ay pinapakita yung hindi pa ito yung right time para magmadali sa mga bagay na gusto mong masolusyonan agad. At saka ang advice ng mga cards ay kailangan alam mo yung katotohanan at saka makatwiran yung sasabihin mo bago ka kumilos o kaya magsalita para hindi mo pagsisihan sa huli. Ang ilan sa inyo na nasa relationship na kailang cards ka na rin na itong person mo ay talagang heartbreaker at saka hindi siya marunong umako sa responsibilidad, wala kang aasahan sa kanya. At saka kung hindi siya nagseseryoso sa'yo, hindi rin siya magseseryoso sa iba. Sa mga single, mag-ingat kayo sa person na nagkaka-interes sa'yo or naniligaw. Kasi meron siyang attitude na hindi mo magugustuhan at baka daling ka sa bahay ni kuya. Kaya kailangan protektahan mo yung sarili mo. Sa mga nasa relationship, anumang issue ang kinakaharap nyo ng person mo para makasurvive, kailangan nyo i-rebalance ito. Umuulit lang din na kailangan ng communication at pakikipag-ayos. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, maging totoo ka sa sarili mo. Kung happy ka ba talaga sa relationship nyo o hindi. Single ka man or nasa relationship, mas mag-focus ka sa pagkakaroon ng contentment at self-love. Sa career naman, para maging successful ang business mo, kailangan i-research mo. Sa financial, kailangan ng balance para alam mo yung dapat gastusin at hindi. Ang ilan sa inyo sa health, kailangan ng counseling para ma-overcome mo yung mga issue na nangyayari sa iyo. Iwasan din yung stress eating para walang health issue. Talagang ginaguide ka ng mga cards. Ito naman yung dapat mong paghandaan. Ang Three of Cups upright, The Fool upright, at Two of Pentacles upright. Sa mga single, pinapakita na babalik yung past person mo at gusto niya magkaroon ulit kayo ng romantic relationship. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, kasi hindi naman lahat ng Cancer ay hindi maganda ang relationship. Kumbaga nagkakaroon ng compromise at pag-uusap. Kaya nagkakaroon ng celebration, engagement o kaya baby shower. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, nabalik yung dati yung pagmamahala ng person mo. Kasi nagkaroon na ng pag-uusap sa kung ano yung gusto niyo talaga mangyari sa relationship. At saka sa mga single, tatlong card na ito na nagsasabi na maraming potential person na nagpapakitang interes sa iyo. At hindi mo sila pinapahiya. Ang ilan pinagsasabay nyo pa. Pero hindi ito makakabuti para sa mga single. Kasi pinapakita sa mga cards na ito na may posibilidad na hindi mo na malaman kung sino sa kanila yung true love mo. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, pinag-uusapan nyo ng person mo kung aayusin nyo ba yung bahay, bibili ba ng bahay, or bibili ba ng kotse, yung mga ganun ba. At saka patungkol sa pera, nag-uusap din kayo. Magandang sign ito na ang ibig sabihin, ang relationship nyo ay may teamwork at tamang balanse. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, nape-pressure ka kasi iniisip mo kung paano mo mame-maintain ang relationship nyo ng person mo. Kumbaga, ito yung challenging sa'yo. Ang advice ng mga cards, kung gusto mong mag-work ang relationship nyo ng person mo, dapat ito yung priority mo.
Ang ilang single, nag-iisip pa kung magkakaroon ng karelasyon or single lang muna. Sa career, ano man yung desisyon na gusto mong gawin? Magbago ng trabaho, magkaroon ng business, lagi talaga yung may risk. Hindi mo yan mapipigilan. Kaya katulad ng sabi kanina, mag-research at mag-slow down bago mag-desisyon. Sa financial, okay naman yung mag-celebrate, pero kailangan ng limitasyon. Kasi maganda yung financial mo dito eh, dahil na rin sa diskarte at hard work. Sa health naman, kailangan extra careful ka sa physical health mo, lalo na kung nagkasakit ka. At saka para makaiwas sa aksidente, kailangan kumpletuhin ang tulog at maging alerto. Ito naman yung bottom of the deck na Page of Pentacles in reverse. Itong card na ito ang nagsasabi na kaya maraming challenges or trials na dumarating sa buhay mo kasi meron kang behavior or kaya hindi mo inaaksyonan yung mga problemang dumarating sa iyo. At ang advice ng card na ito sa iyo ay yung baong para ma-achieve mo yung mga pangarap mo, kailangan mo i-grab yung mga oportunidad na dumarating sa iyo. Huwag mong hayaan na matabunan ang emosyon mo or mag-focus sa ibang bagay na hindi naman makakatulong sa pag-grow mo. Kumbaga, itinuturo sa'yo ng cards yung tamang direksyon para sa ikakatagumpay mo. Kumbaga, ang ilan sa inyo na nasa relationship, kung yung person mo ay unfaithful, bigyan mo siya ng ultimatum. Kasi nasasayang na yung pagkakataon na nakalaan para sa'yo. Gusto ng mga cards na ito na magkaroon ka ng peace of mind. Sa mga single, nakadalawang cards ka na. Hindi ko nabanggit sa una, pero pinakita ulit na kung nag-i-enjoy ka sa pagiging single, okay lang yun. Pero maging honest ka sa potential partners na gusto mo lang mag-enjoy muna sa buhay. Sa career, kung hindi ka masaya, ikaw yung magdedesisyon para magkaroon ka ng success or mahanap yung success na gusto mong makamit sa career. Ang advice ng mga cards ay kailangan huwag ipagpaliban o kaya huwag katamaran yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi ang ilan sa inyo, sa kawalan ng interes, ganyan yung nangyayari. At saka, nagiging irresponsable na rin pagdating sa pera. Kahit na maliit ang sweldo mo, kailangan mo itong mabalanse at magtabi para sa financial safety. Sa health naman, may unhealthy lifestyle ka na kailangan mong baguhin. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito ang advice ng mystical card sa iyo. Passion. Your sparkle has dimmed and your motivation has waned. Everyday life has distracted you and you've forgotten what it is that truly makes your soul sing. So spice up your life as you walk in your true light with full might, vitality and vigor to reclaim your zest for life. Fertility. You just need to nurture your brilliant ideas by keeping your expectations positive. Patience is a big challenge if you want to see results. Remain heartened and encouraged, for this is when all the magic is happening in the background. All good things come to those who wait, and remember that great things come from small beginnings. Courage. Your extreme aversion to something that's plagued you for most of your life is causing you to become irrational. Avoidance and an exaggerated, unrealistic sense of danger has led to restriction and increased your anxiety. With courage and a little banishment, magic you can find complete peace of mind. Alamin naman natin ang angel number mo. Affirm,
God has heard your prayers. He has seen how strong your faith is. He hasn't forgotten about it. He is going to calm your heart and take away your anxiety. Trust His timing. Your miracle has been released. Type Amen. Affirm, everything is happening in your favor. You are just not aware of this. Type Yes to affirm. Four. You're about to overcome something that you have been dealing with. All that was lost will be restored. Your mind and heart will soon be at peace again. Type 444 to affirm.